Nakakalungkot. Antakin ninyo pati isang civilian initiative in favor of peace, in favor of harmony between nations, eh, susupili nila. So ako, there comes a time in the life of every person, of every community, of every country, where you have to draw the line and say, tama na, sobra na. And we have to fight for what is ours. So ako, in the same way that I feel very much against bullying and discrimination, as a Filipino citizen, I cannot help but support our president. Na finally, meron tayong isang leader na humaharap despite our limitations. Recently po, no, nilabas po ng ating Coast Guard yung kanila nga pong naging findings na meron pong itinatayong parang reclamation ang China sa Escoda Shoal. And currently po ngayon, binabantayan na po nila ito. And apart from that, meron din pong inihahanda daw itong China na blockade sa Panatag Shoal naman po. Ito po ay in opposition dun sa gagawing Peace and Solidarity Regatta ng atin ito coalition. Ano po kaya yung magagawa na first reaction niyo po dito na meron na namang isang lugar na inookupa ang China, at ano po kaya yung magagawa pa po natin para po ito ay mapigilan? Siguro po to start, we'd like to commend the PCG, no, Philippine Coast Guard, for naagapan po ito. Nakita po nila. And now that aware po yung government natin, we're confident po that the executive will take the proper measures to make sure na hindi mangyari ulit yung nangyari dun sa ating ibang shoals. No? Kasi yun po, it seems to be the technique ng China. Ang galing nila gumawa ng peke, kahit Peking Island, kaya po nila. So kailangan po natin maagapan talaga. Nasa territory po natin ito eh. And alam naman natin Pilipino, ayaw natin ng peke, hindi po tayo papayag dyan. So again, we commend and we support fully the PCG. I have no doubts that the House, I don't have the authority, but I'm sure I speak for everyone here. We are in full support kung ano man yan, through our PCG, AFP, Navy, kung ano man yan. The issue of the West Philippine Sea is the foremost issue, I think, of our foreign policy right now. So talagang kailangan po natin bantayan po yung atin. Now with that po said, yung counterpart naman, it seems to be their counter initiative nung China to be blockading a shoal for, I think, regatta. I would assume this is a civilian operation. Yes. Na parang fun boating lang naman po ito. Within our waters, by what authority po? Would they be, ito po yung problema po natin sa China. They insist on having peaceful negotiations. They force us into bilateral agreements. Pero, resupply mission, ayaw po nila. Food and water sa ating mga sundalo, ayaw po nila. Pag simple traversing of their waters, ayaw po nila. Which are, again, our waters, in international standards, because of the arbitration, lahat po ng mundo, they see it at the world stage, tayo po yung tama dito. Ngunit ayaw po nila. At ngayon, hindi po sila papayag for a simple civilian fun boating experience. I think we follow, of course, the executive, the president, as the chief architect of our foreign policy. But we fully support yung direction po that we're going, that we're having we're taking a better, tougher stand po siguro on our territory. And I think we have nothing else to do but to express our full support for this. Ako, I'm speaking as a Filipino, hindi lang as a legislator, no? As a Filipino, ito masasabi ko, no to bullying. We are a nation that is governed by laws, and we belong to an international community where the rule of law should be recognized and respected by all nations in the world. It saddens me that a country like China, which has a rich history, one of the oldest civilizations in the world, is acting in an uncivilized manner. Nakakalungkot. Antakin ninyo pati isang civilian initiative in favor of peace, in favor of harmony between nations, eh, susupili nila. So ako, there comes a time in the life of every person, of every community, of every country, where you have to draw the line and say, tama na, sobra na. And we have to fight for what is ours. So ako, in the same way that I feel very much against bullying and discrimination, as a Filipino citizen, I cannot help but support our president. Na finally, meron tayong isang leader na humaharap despite our limitations. But
I am encouraged by the knowledge that we belong to a community of nations and that we have our allies as well who are more or less in the same dilemma, na merong isang malaking bully na gustong ariin this part of the world. We cannot let that happen. So kami dito sa Kongreso, ako, I foresee in the coming budget season, we will also try to empower our Coast Guard and of course, depend and strengthen our alliance with other civilized countries in the world. Pananawagan lang naman sa China. If I could just say it in Chinese, I would do it. Respect our country in the same way that you would like your country to be respected. This is not something that is, you know, just because you are bigger in terms of geography and population or economic might, you think you can get away with it. This is unbecoming of the old and rich civilization that China has always been. We expect more from China. We should be partners and not enemies. Kaya nga lang, if you keep on bullying us, you're pushing us to the corner. There will come a time that we have to defend ourselves. Thank you po. Last question po on my part. Ang DFA po eh plano na pong imbestigahan yun pong sinasabi po ng Chinese embassy na meron silang recording or yung wiretap recording regarding po dun sa panibago or alternative agreement daw po between the Philippines and or military official with a Chinese diplomat. So iimbestigahan na daw po ito ng DFA. Any comments na po? Personal opinion po, on an official stand, yes, we support the move by the DFA. Definitely have to do this. If you've been following po yung issue na ito, in declaration po na ating Department of National Defense and ating security agency and the National Security Council, todo po ang pag-deny to any form of new model na sinasabi. Todo deny to any gentleman's agreement na sinasabi. We welcome the development in the Senate for looking into an investigation and a gentleman's agreement. We look forward to having our own inquiry here in the House towards this gentleman's agreement. Pero one thing that we can see, in total unison po yung ating gobyerno. Kahit yung previous administration ngayon, although it might have been an oopsie, a leak, doon kay ex-spokesperson Harry Roque na meron doon general agreement. Pero upon checking with the personalities involved, sabi nila, wala naman po talaga. So nakikita po natin, ito, personal opinion, nagiging desperado na po yung China. Kasi po, what kind of a foreign supposed state would try to intervene in our local politics by introducing these sort of fake or manipulated information? To the point that hindi po sila makakasecure ng formal agreement. They will rely on trying to play public perception by using unauthorized wiretapped conversations. If it's even real, baka nga po AI ito. We've seen it happen. This issue po, like I said, the foremost issue for foreign policy is this issue of the West Philippine Sea with China. And it seems to be they will stop at nothing to sway us towards their way. So with that po, I don't know if we can speak for everyone else, but we support fully yung DFA in this investigation, and I hope that they would take the appropriate action regarding the Chinese narrative. No po. Ako, I support the investigation being conducted by the DFA, no? If they're gonna conduct one. Because it's really just China being China. They're just bullying us, they're not following our laws, our rules, no? So, sa akin, they're just being themselves, no? Being bullies as they are. So, tama yung sinabi ni Rog kanina, no? And Congresswoman Roman, we can just take so much din, di ba? In fact, it saddens me that some Filipinos, current and ex-officials of the government, are saying a different tune, di ba? We should be one in supporting our president, one in supporting our policies, no? And one in protecting our sovereignty over these islands and over these areas. So if they're claiming that there is some form of an agreement, our actions speak differently. We've been continuously supplying our troops there. We've been continuously patrolling the area. We've been continuously conducting drills. So what agreement is there to talk about? Diba? There's no such agreement. Thank you po. Thank you, Kat. Last question from Mela Lismora sa PTB4.
Hello, Kongs. Sorry, a few questions lang po, maiikli lang. Kasi as we speak, iuna ko lang po, as we speak kasi malakas yung ulan and even other parts of the country nakakaranas din ng malakas na ulan. Para sa inyo po, gaano kahalaga itong ipinatawag ni House Speaker Martin Romualdez na high-level meeting with the DPWH, DALG, MMDA today and DENR para nga matalaka yung flood mitigation measures ng pamahalaan at gaano kahalagang matutukan din ng House itong issue ng pagbaha, lalo na sa with the threat ng La Nina phenomenon. It's really a very important and urgent matter. That's why we thank the speaker na naisip niya ito, where a collaboration of many minds has been given a venue to vent out all their problems and how the government can be more supportive. Ito nga yung sinasabi namin kanina na we are actually the voice of our people. And what the speaker is doing is putting all those voices in where it should be. Kasi pag boses, hindi ibig sabihin no, nag-iingay ka lang eh. One of the greatest voices is actually listening. So pinapakinggan ni speaker yung pangangailangan at yung solusyon. And that is how our government should be. What are the problems of flooding? Siyempre, pagka bumabaha, hindi mo mauuwian agad-agad yung iyong mga anak na pwedeng temporary lang yung nagbabantay doon at kailangan na umuwi sa bahay nila. Yung cost sa ating mga empleyado na kailangan bumiyahe. The illness, the diseases that comes with leptospirosis, that's very deadly. Ang daming problema na dapat nga sa ngayon pa lang nahahanapan na ng possible solution. So, hindi naman na, just because we are in one house, it's not the point eh. The point here is that many people can actually see the reality that we have a working speaker, a hard-working speaker at that, that is not only the voice of the people, but is a big listening ear. That's why we call him Kuya Martin. Yung pinapakinggan niya yung problema ng mga pangkaraniwang tao para maisip naman ng Kongreso paano ito mabigyan ng solusyon. So again, in one word, it's extremely important. Three words pala. So, yes, we are a body, the House of Representatives, that is in direct engagement with our people. At nakikita nyo naman with the type of legislation that we are passing that responds to different aspects of the lives of every Filipino family. And we try to come up with short, mid, and long-term solutions na merong pinagbabasihan at meron talagang hugot. Speaking of which, maraming sa inyo hindi nakakalam dahil mainit na usapin itong RTL. Ngayong hapon ay tatalakayan din po sa plenaryo ang panukalang batas which has held the record of being the legislative measure that has spent the most time no in Congress being debated upon. Hulaan nyo kung ano itong panukalang batas na to. Correct. Ang anti-discrimination bill based on SOGIESC, no? So this is also part of our attempt to allow Filipinos who just happen to be LGBT the opportunity to work, to study, to receive services from the government, to use public accommodations, access commercial establishments without discrimination. Maraming iba, they will dismiss this. Ah, hindi naman kailangan yan. Hindi, kailangan eh. In the same way that we fight for our senior citizens, our PWDs, our indigenous peoples, for women, for minors, kailangan nila ng mga special na batas para protection na sila because for the longest time, hindi level ang playing field at namamarginalize sila. Kailangan din ang sektor na ito. 24 years. May record na po siya dito. So the question is, why aren't we capable here in the House of Representatives of passing a national legislation against discrimination? When in fact, as we speak, my dear colleagues, there are already a total of 70 plus LGUs that have passed anti-discrimination ordinances in response to the growing clamor to protect a sector of society that has been ignored. Alam niyo, pagdating ng malapit ng halalan, ano? I'm not saying all. Kinikilala ng marami na sa amin na ay mahalaga ang LGBT, maraming contribution. Pero pagdating sa pag-recognize ng kanilang legal rights, need privileges, just the right to work, to study, to receive services from the government and without discrimination. And parang nalilimutan yung aspekto na yan. Kaya nga ang pananawagan ko, mga minamahal ko mga colleagues,
Are you hearing me? Alam ko napapakinggan niyo. Mga minamahal ko mga colleagues, in the same way that you have extended respect towards me, my person, I happen to be a member of the community. I know you can find it in your hearts to extend that respect and recognition to your brothers and sisters in the LGBT community so that all Filipinos, LGBT man o hindi, ay hindi makakaranas ng discrimination. Because when talk about discrimination, we're also talking about developing potential so that they can become productive citizens of our country. This also will result in economic prosperity for many families. This is what we call inclusive growth. So, baybayan po ninyo will deliver a sponsorship speech. There are more than 500 advocates coming from all around the country who will be present to witness this. I think this will be delivered shortly before the RTL debates. Kasi sponsorship speech will take around 20 minutes and then we will resume the RTL discussions, you know, this is pending with the Rules Committee. So, sana po subaybayan ninyo. Kasi, kita nyo naman kami, multifaceted kami. To those who accuse, ano ko, pati mga walang kwenta, quote-unquote, pinagbibigyan nyo ng pansin. No. Hindi to walang kwenta. Lahat ng Pilipino, marginalized, lalo na mga grupong ito, ay dapat pagtuunan ng pansin. And we are capable of doing that. Marami kaming, kaya namin mag-multitasking dito sa House of Representatives. At pananawagan na rin sa Senate. Matagal nang pasado sa committee yun. What are you waiting for? Eh, naka-freezer sa Rules Committee. Sana naman, give it its fair share of time. Huwag nang mawawala kung pag-uusapan yun sa plenaryo. Like what we are about to do here in the House of Representatives. Thank you very much. Isang pahabol na lang po. Since kanina nababanggit po natin yung Philippine Coast Guard, but in terms sa mga issue about our national security, syempre mahalaga rin naman yung part na ginagawa ng AFP. In fact, kahapon po ay nung pinangunahan ni Pangulong Marcos yung panunumpa sa tungkulin ng some AFP officials, pinaalalahanan din niya ang AFP at sinabi nga niya na maging faithful sa bansa at sa konstitusyon at sa pagsilbi sa ating mga kababayan. Ano pong masasabi niyo rito at gaano kahalaga nga rin na talaga nga masuportahan din yung AFP sa pagganap nila dun sa mga tungkulin nila at sa pagtatanggol sa ating bansa? Thank you po. Ako, malaki ang kumpiyansa ko sa mga members of the Armed Forces of the Philippines that they remain loyal to their call and their sworn duty to defend the country and its interests, its territorial integrity, and of course, following the hierarchy that exists in our country, to follow and pledge their loyalty to the Commander-in-Chief who is the President of our Republic. President Bongbong Marcos. Alam niyo, hindi nga kailangan palalahanan to, but of course, in the light of recent rumors na merong daw mga former military personnel na nanghihikayat, no? Kinailangan siguro, minarapat ng presidenteng paalala sa kanila ang kanilang sinumpaang pagtanggol ng ating bansa at pagtanggol ng pagkakaisa ng ating bansa. Ito naman ang pananawagan ko, personal na pananawagan sa Armed Forces of the Philippines. I'm also a member of the Reserve Force. Mga sir, mga ma'am, mga kapatid, please, suporta natin ang Pangulo. In the same way that in the previous administration, we showed our loyalty and also our support kay former President Duterte, we can also do it and we should do it to the current President of our Republic, President Bongbong Marcos. Anyway, I think he's doing a great job. Di ba, ang sakit-sakit. Alam niyo, marami ako nakakausap ng mga military personnel din eh. There was a time ang sakit-sakit ng, sa kanila na parang quiet lang tayo dun sa China. Pero ngayon, maraming mga miyembro ng militar, ng armed forces, ang feeling proud na kung ano nararamdaman nila na express ng ating Pangulo, ng ating executive, ng DFA, pati ng Kongreso, laban sa pangbubullying ng China. So, yun lang po masasabi namin. Ako, we have a professional armed forces naman, no? And I don't think they need any reminding that they should be loyal to the Constitution and to the government. So sa akin, it's not an issue on military adventurism. It's long been over and done with. So I hope na they continue to support our president, they continue to support our Constitution, because that is what they should be rightfully doing. So tama din yun na sinabi ni Congressman Roman na
we have also been showing them the best support that we could give them. No? Sa budget, very supportive ang Kongreso. In all the other things that they do, we've also been very supportive of our armed forces. In addition lang po, no, although not necessarily that, I think it's very unfortunate na nadadamay po yung ating mga brothers and sisters in the security sector. A lot of people have been imputing conspiracy theories na sasangkot daw sa mga de-stab plot or mga coupman or kung ano man ang sinasabi. But I think it's very unfair. From the few people that I do know from the security sector, these are men and women of integrity po. Talaga unquestionable. Kahit nga po yung sinabi po natin, yung the oath to uphold and protect the constitution of this country, hindi na po yung necessary. And from seeing these men and women, I do believe that they don't need that reminder. So all that we could do, I guess, I suppose, is to show our support for these men and women and show that we are confident that they would uphold this promise. But kahit kanila po siguro, maybe they would like to remind themselves, not so much because they need it, but because they want to. We've seen the dedication in them and we hope that they continue to support and stay true to their pledge po. No? Apologies po, no? I just overlooked from my records. Meron pa po tayo isang magtatanong. Last na lang po talaga to. From Armed Forces Radio, Terence Grana. Go ahead. Yes, para kay Kong Mika. Ano po ang update sa ating universal social pension? Opo, maraming salamat po sa tanong. Masaya po kaming ibalita na yung bill po patungkol sa Universal Social Pension ngayon po ay pasado na sa lahat ng mga komite dito po sa Kongreso. Tapos na po kami sa Committee on Senior Citizens and just last Wednesday, nung nakalaang Wednesday po, ay naipasa na rin po ito sa Committee on Appropriations. Ako po, very, very happy about this po. Kasi po, bilang principal author po ng House Bill number 1704, this has been something that ako po at ang aking pong ama, si Congressman Totos Wansing, have been fighting for a long time. And masaya po kami kasi nagpapasalamat po kami sa Committee on Appropriations, kay Chair Zaldi, kay Kong Stella, kay SBC Stella. Kasi po, at si Kong Mila, Kong Ompong, ang chairman po ng Committee on Senior Citizens. Dahil ginawan po talaga namin ng paraan. Kasi po, syempre, ang laging usapin patungkol dito ay meron bang sapat na budget para maging posible to. At nagpapasalamat po kami sa Committee on Appropriations kasi nagawan po ng paraan. Dito po sa current version na naipasa sa Committee on Appropriations, lahat po ay magkakaroon na ng pension. Lahat po ng mga senior citizens, basta po 60 years old pataas, ay makakatanggap na po ng pension. May tanong po kasi, ngayon, di ba, kaka-implement lang po yung mga nakatanggap ng 1,000 pesos ngayon. So, dito po sa kasalukuyan po na forma ng bill, lahat po ng mga kasalukuyan nakakatanggap ng 1,000 pesos ay tuloy-tuloy na makakatanggap ng 1,000 pesos at yung mga hindi nakakatanggap sa kasalukuyan ay magsisimula ng makatanggap ng 500 pesos at taon-taon ito po ay tataas hanggang po sa pagkatapos ng 5 taon, uniform na po. Pare-pareho na po yung mga matatanggap ng lahat at 1,000 pesos. So, yun po yung aming masaya na nais ibalita. Bakit po natin ipinaglalaban itong Universal Social Pension? Kasi po marami pong mga lolo at lola natin ang nagsusumbong. Sinasabi po na 82 years old na ako, yung iba 90 years old na, at hindi nila alam gaano katagal pa sila. Pero sa loob ng ilang dekada ay hindi kailanman sila nakatikim man lang na makatanggap ng pensyon galing po sa ating gobyerno. Yung iba naman nagsasabi na meron daw pong pinupolitika pagdating sa lokal na level na hindi sila napapabilang sa listahan o di kaya bigla silang natatanggal sa listahan. Kaya ito na po ang tugon ng Kongreso. Ito na po ang aking tugon sa ating mga lolo at lola na sa pamamagitan po nitong Universal Social Pension na pasado na po sa lahat ng mga komite ng Kongreso. Wala na pong pili-pili.
lahat po ng mga lolo at lola, basta po 60 years old pataas, ay makakatanggap na po ng pensyon galing po sa ating gobyerno. Thank you. Thank you. We ask our honorable guests to share their closing remarks. As you can see here from the House of Representatives under the leadership of Speaker Martin Romualdez, we try to respond to the daily needs of the Filipino family. All aspects of the lives of the Filipino family, from food stability, providing employment, equal opportunities, covering immediate needs like yung 3,000 sa food stamp program, as well as yung social pensions ng ating mga senior citizens, are being addressed. This is only a reflection of the truth that we live here in the House of Representatives, where each district representative is in direct engagement with his or her constituents. And as a product of this direct engagement, we come up with real-life solutions. We work with a sense of urgency and expediency. Hindi po kami pabanjing-banjing at madali po namin tinatrabaho ang ating mga panukalang batas. Sana po lahat ng aming mga katuwang sa Senado will also adopt this kind of attitude, especially po patuting sa ating rice tariffication law. Ito po ang pananawagan ng ating mga magsasaka, ng ating mga consumers, gayon na rin po ang ibang panukalang batas na ipapasa namin dito sa Kongreso at sana umaakyat na po sa Senado. So maraming salamat po. Inuunahan ko na po ang pasasalamat ng pagsuporta ng Senado. I'm sure they can find it in their hearts, especially for our rice tariffication law. And maybe, just maybe, bigyan naman yung ating SOGSC Equality Bill and other measures that we pass here in the lower house. Thank you very much. Please, 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 MC Taxi Bill. Kailangan po talaga natin ito. And sa ating mga kababayan, Filipino po tayo, no to peke. Pekeng isla, pekeng gentleman's agreement, and pekeng wiretap recording. This issue is bigger than you, me, bigger than the president. It's bigger than all of us. Filipino po tayo. Let's focus on that. Huwag po tayo magpadala sa politika. Yun na po. Salamat.